Good morning! So, Dai, be true to your country, work hard for the people. Magandang umaga po sa lahat, no? Ng mga OFW, kung saan sulok man kayo ngayon naroon, sa lahat ng mga SDDIP, senior citizen, mga kabataan na patuloy nagsuporta sa ating channel, mga bagong pasok sa channel ko, ako pala si Angga, kilala sa pangalang Boss Lee Bisayang Dako. At ang swerteng kulay ngayon ay kulay black na may puti. Huwag kayong magsuot ng kulay green ngayong araw na to dahil malas po yan. So, mabilis sa accident ang nagsuot ng kulay green. Kaya, kulay black at puti ang good news ngayong araw na to. Marami tayong blessing. So, mga sulit ko mga katropa, pag-usapan natin uli si Inay Mirian. Ayan, picture ni Inay. Oh. So, sa lahat ng mga basher, no? Sa lahat ng mga KFLM, sa lahat na ito, KFLM at basher, hayaan na natin si Inay na manahimik sa kanyang sariling privacy. Gusto niyang may privacy sa buhay niya ngayon. So, wag na natin siyang disturbuhin. Irespeto natin ang bawat isa sa atin, no? Kung gusto na Inay na manahimik, wag natin gawa ng issue, no? Alam natin si Inay kung gaano niya pinaglaban yung kapatid niya, yung kaibigan niya na si Pelem. So, gusto na niyang manahimik. Gusto niyang mag-relax. Marami din siyang sariling problema. May mga business din siya. Gusto din niya mayroong privacy. So, irespeto din natin siya bilang tao. Huwag niyong lagi, lalo ng mga basher, huwag kayong dahil inad kayo, huwag kayong porket inad kayo ni Inay, magpo-post ka na mic na ganito. Matakot na kami mga FLM family na mic bakla. Kahit madami pa kayo kung sakali naman, no? Kahit madami pa kayo dyan, bakit naman kayo manginig at matakot sa inyo? Ha? Naku, Mike. Kanang pagkabubuhan mo, Mike Cervera, kanang puro ka lang panakot sa amin. Umanda kami, ganon, bla 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 bla, plang si Demare, puro ka nung ganon. Kayo ang matakot, de malapit na malaglag yung mga brief nyo. Di ba? Laglag na nga, di ba? Manginginig na kayo. Ha? 2022 na, manginginig na kayo sa mga pangyayari. Mike Cervera, ngayon, gagamitin mo naman si Inay Mirian para magbla bla bla sa mga FLM family, no? Kahit ganyan si Inay, manahimik siya, hindi niyan may sariling isip yan, hindi din niyan sasama sa inyo, no? Hindi niyan tulad sa mga balimbing. Manahimik lang yan, gaya ng ginawa ko dati, nanahimik ako, gusto ko ng refresh yung utak ko. Huwag kayong gagawa ng issue na wala namang katotohanan. Alam namin si Inay kung anong pagdudusa niyan pinagtanggol sa FLM. May kunting problema man siya sa sarili niya o may kung galit man siya kay FLM, kung may tampuhan man sila, sa kanila lang yun. At huwag yung hayaan. Huwag yung gagawa ng issue para ilabas yun. Gusto niya lang kasi ng mga OTW ilabas yung tampo kung ano ang dahilan. Sa kanila lang yun. May utak si Inay at alam niya yun. Ayan ang irespeto natin bilang tao. Hindi po tayo dito mga hayop, hindi gaya sa inyo mga OTW, kagoli ang inyong hayop. Alam nyo naman na sinay na nahimik na, gagawa kayo ng paraon para aapoy at magagalit at lalabas kung ano mang pinagtampuhan nila ng mahal nating FLM o sa team na FLM. No, hindi natin alam ang dahilan, di ba? Kaya irespeto natin, manahimik tayong lahat. Hindi ugali ni Inay niya like do not tipos na traitor. Alam mo, malaki ang respeto ko, Inay. No? Kung ano mang naramdaman niya ngayon bilang isang family, kung lalabas man siya sa FLM family, irespeto natin yan dahil sa kanya niyang desisyon. Hindi naman tayo dito Hindi naman tayo marshalo dito na hindi tayo makalabas. Kung anytime na punong-puno na rin ako. Tulad niyo nakaraan, di ba, na nanahimik ako mga dalawang buwan. Di ba, dahil gusto kong matahimik, gusto kong mag-isip, gusto ko din. May sarili din tayong buhay, hindi lang lahat nakalaan doon kung ano yung pinaglalaban natin. So, ganun ang ginawa ni Nay. Bumalik naman ako, di ba?
Bumalik ako nung nahimasmasan ko, nag-isip ako, tama ba itong mga ginagawa ko? Yan, tama naman ang ginagawa ko. Kaya naisip ko, nga ipaglalaban sa Epel hanggang sa dulo. Dahil yun ang naisip ko. Ngayon, si Inay gustong manahimik. Gusto niya ng privacy. Irespeto natin. Huwag tayong paparinig sa Facebook, sa social media, gagawa ng chismis, mga OTW, para manakot pa sa aming mga FLM family, FLM supporter, FLM defenders, lalo na sa imo Mike Cervera, no? Kung ano yung pag-plastic surgery ng mukha mo, ganun din yung pag-uugali mo, no? Ganun. Hindi namin ugaling magdikit kasi nung kaninong sikat. Hindi namin aangkinin ng isang truck na bigas na puno na wala namang laman. Hindi namin may kami manghilig na magbit-bit ng malalaking tarpaulin para ipakita ang OTW at hindi namin hilig na makisabi paki-shoutout sa OTW at makiusap pa kay Ramon Bong Revilla nga i-shoutout kumustahin ang OTW. Mike, pipitsugin ka talagang tao. Hindi mo kahit anong gawin, hindi mo talaga kaya, no? Kahit kaya pantayan ang among inidolo. Pinapantayan nyo kasi. Umaak kayo bilang normal na tao. Baka marami pang magsasubscribe, magfollower sa'yo. Hindi yung puro hit ang nilalabas nyo sa YouTube nyo. Diba? Huwag ganun. At sinay, ginagawaan mo ng isyo para din maging, para madawit ka siya ng isyo, para din sisikat ka, diba? Hindi ka na sikat na nga, hindi ka pa nga sumikat. Lumaos ka na, Mike, ka, bakla. Ganun ka kasi, no? Wala kang ano, prinsipyo din sa buhay mo. Gumawa ka ng vlog daw kung hindi ka malalong lalangawin. Kung hindi ka mo lang ginagamit si Philip, yung mga basher ni Philip lang yung nagsasubscribe sa'yo. Kung hindi mo lang ginamit si Philip, hindi ka magkaroon ng subscriber dyan eh. Mablog ka daw sa parlor. Saan-saan? Kung may magpapalo ba siya? Hindi nga, mag-change ka ng vlog. Kinahaman kita. Mag-change ka. Maiksorbira ng vlog kung hindi ka ba lalangawin. Tingnan mo si Nay. Hindi nagbablog ka, FLM. Pero hindi siya nilalangaw. Lumilipad yung mga subscriber niya. Dahil mabuting puso niya nasa loob niya. May harangi, mayroon siyang pagmamahal sa bayan. At narandaman na ang taong bayan yan. Pero ikaw, subukan mong mablog. Wala. Kasi lahat ng pinapakita mo, hindi totoo, kaplastikan. Yung mga ginagawa mo, kaplastikan lahat yan. No? Ang yabang mo pa, no? Hanggang ganyan ka lang, Mike, talaga. Hanggang ganyan lang ang ibablog mo, puro panlalait. Alam mo ba laman ng whitey mo? Puro panglalait lahat sa kapwa. Grabe. Kaya hindi ko alam kung ang nag-iidolo mo na nag-iidolo sa'yo, ang nagpapalo sa'yo. Di naman lahat, pero karamihan siguro hindi tao, hayop din. Di ba? Kasi wala kang ano, no? Wala kang prinsipyo sa buhay mo, Mike. Gumagawa ka ng issue para mapansin, ha? Di ka naman sikat na artista, eh. Di ka nga artista. Kung wala, shooting ka pa, ha? Time shooting, ngek-ngek mo. Hindi ka kita nakita, kahit kailan, eh. Kahit sa channel, hindi kita kita. Diyan lang sa channel mong bulok, ha, diba? Mike Moose! Sa intro pa. Mike Moose! Matakot kayo kay Mike Boss. Bua, bla bla bla. Mike Boss. Sarili mo ginbina binubos mo. Ayun mga sulit ko mga tropa. Mahirap talaga. Mahirap mag-mention, no? Mahirap natin galawin ang mga taong nag-private na gusto ni Inay mag-private. Gusto niya nga magpahinga sa pangalan ni Philip. Gusto niya, irespeto natin. Gusto muna niyang mag-relax, magpahinga, mag-focus sa business. May problema din siya sa pamilyang Toro. Gusto din niyang iayos. Oo. Alam mo, si Nay, marami siyang obligasyon. Buong mundo ata, anak niya lahat. Kaya irespeto natin. Hindi yung gumagawa kayo ng issue, bla bla bla, para lang makapanglait kayo, makapang-asar kayo sa mga FLM family. Gayon ang ginagawa mo, Mike. Diba? Talagang wala ka ng mudo. Ang pagkatao mo, bulok na bulok. Kasing bulok ng mga kasama mo sa OTW. Wala kayong mapipirahan ba? Wala ka bang business, Mike? Di ba sabi mo maraming kumpanya? Maraming kumpanya? Nako, Mike. Di tayo oras na yabangan dito. Mahirap magyabang, Mike. No? Ginagamit mo pa si Kent Garcia para sabihin na marami kang kumpanya. Mike! Diyos ko. Style nyo yun. Umihiwalay ako, sabi ni Ken Garcia, sa kay Mike,
Eh, siya alam kung mayaman, marami siyang kumpanya para masabi talaga marami kang kumpanya. Hindi yan sinasabi, Mike. Ha? Ang mga kumpanya, hindi yan sinasabi. Hindi yan inaangkin, manahimik ka lang. Ha? Ganun yun. Hindi ka kasi totoong tao, no? Medyo mahaba na sulit ko mga tropa. Shout out muna ako kay Paris Pantinio TV, Jane Cap, Dr. Amiruvi, Raymond Gatikay, Fersil, Roth Tangkay, Maggie Moldon, Evelyn Ponix, Jose Marlin, It's Agustin. Shout out dyan sa mami, daddy ko dyan sa Germany, no? Shout out din siya kay Dr. Amiruvi, no? Sa Canada. Shout out din sa kay Gata sa Taong Burn, UEC. Shout out din kay Ate Imsi, FLM Japan. Ang 10% ko mga kapatid, binigay ko sa Panginoon lahat ng income. Subukan nyo magbigay ng 10%. Kung hindi nyo kaya sa 10%, kahit magkano na lang. Ang importante, yung bigay nyo sa church. Ang importante yung bigay nyo sa Panginoon. Huwag yung sisin yung church kung nasaan ang punta. Pero nyo, ang church na ho yung managot. Please subscribe, like at pindot yung notification bell yung all para manotify nyo bagong upload. Mahal ko kayo, mahal ko ang Pilipinas. Bye-bye!